Good day mga Sitio, welcome muli sa aking channel, sa Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Sa hapong ito ay isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Dahil ngayon ay masyadong mainit ang panahon, hindi muna ako nag-adventure sa bundok. At sobrang init. Saka tayo ay mahilo sa sobrang init ng panahon. Kaya dito na lang ako sa isang simpleng gubat na walang bundok. At kikwentuhan ko kayo tungkol sa hiwaga ng Ibumbahaw. Kaya tayo ay umatak na. Alam kong bihira sa inyo ang nakarinig sa pangalan ng Ibumbahaw. Pero sa mga probinsya, alam ito ng ibang tao, lalo na yung mga sinaunang tao. Nung bata pa ako, nang marinig ko gabi ang tunog ng Ibumbahaw, akala ko ay napakalaking ibon. Pero ang totoo pala, ayon sa sinasabi ng mga nakakita na, ito isang maliit na ibon na itim na itim. Paboritong kulay ni Paking Noli. Pero ang boses ng ibon na ito ay kakaiba. Iba ang tunog at bawat tunog ng Ibumbahaw ay merong mga kahulugan o may mga sinasabi. Kaya sasabihin ko sa inyo ang lahat kung bakit may mga tunog ang Ibumbahaw. Ayon sa mga tao na nagkwento sa akin tungkol dito sa Ibumbahaw, ito ay humuhuni o tumutunog sa ating gabi, sa madaling araw, tanghaling tapat at paglubog ng araw sa hapon, yung mga ganitong oras. Pero ang ibang tao ay natatakot o napapanglaw sa tunog ng Ibumbahaw. Para sa kanila, ito ay isang kababalaghan o hindi magandang marinig o hindi magandang pakinggan. Basta natatakot ng ibang tao. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit maraming kahulugan sa bawat oras, araw o gabi, ang pagtunog ng Ibumbahaw. Umpisa natin. Sa umaga, yung madaling araw, kapag humuhuni daw ang Ibumbahaw, mamaya ipaparinig ko sa inyo yung video na nakuhan ko gabi na hindi ko makita yung ibon, pero nakuha ko yung tunog at nakuha ko rin ang tunog nung araw na humuni ang Ibumbahaw. Ang sabi ng ibang matatanda, kapag humuni daw ang Ibumbahaw sa madaling araw, ay iba ang tunog, parang tunog ng tiyanak na parang umuuhang bata. Ang ibig sabihin daw noon, kapag humuhuni o tumutunog ang Ibumbahaw sa madaling araw, ay merong buntis sa kapaligiran. Yun ang paniwala ng mga sinaunang matatanda na merong buntis sa kapaligiran kapag ang Ibumbahaw ay humuni o tumunog sa madaling araw. At pag narinig nila, parang umuuha ng bata. So yun daw ay
isang sinyalis na mayroong buntis sa kapaligiran, pwedeng dalagang buntis o may asawang buntis. Yan. Yan ang una. Ang pangalawang tunog ng ibong bahaw ay kung tanghalian naman yung kainitan ng araw. Ang ibig sabihin daw nun, kaya humuhuni ang ibong bahaw o tumutunog sa tanghaling tapat. Nagbabadya daw yun na mahaba pa ang tag-init at wala ka pang aasahang ulan. Ang mga darating na araw o linggo ay puro init. Kaya tumataghoy yung ibong bahaw sa tanghaling tapat. Yan. Yan ang isa sa mga pahiwatig o patunog ng ibong bahaw. At kung tumunog naman daw ang ibong bahaw sa hapon, yung palubog ng araw, tumataghoy din ito. Ito daw ay babala na magkakaroon ng mahabang tagutom. Hindi ko sigurado sa kwento na yon. Pero ayon sa mga matatandang sinauna, ibig sabihin nun, dahil humuhuni nga yung bahaw sa ganitong oras ng hapon, ang ibig sabihin pala, dahil sa sobrang init nga ng panahon, ang mga tinanim na palay, mais, o anumang mga pangkabuhayang pagkain, ay magkakaroon ng tagtuyot. So, magugutom ang mga tao dahil konti lang ang maaano. At yung ibong bahaw ay nagpapahiwatig na humihingi ng pagkain. Kaya humuhuni siya ng bahaw. Ibig sabihin, yung bahaw na pagkain, yung tira. Kaya tumutunog siya ng bahaw-bahaw. Paririnig ko sa inyo yung video na nakuha ko, pero hindi kitang ibon, pero kuha ang tunog. Yun ay pahiwatig na maraming magugutom na tao dahil matutuyo ang palayan, mababansot ang mga tanim na mais, malalanta ang mga tanim na gulay. Yun ay pahiwatig ng bahaw. Kaya kung kayo ay aware, tulad ng mga taong sinauna, kapag narinig na nila yun, sila ay nag-iingat na. O kaya naghahanda na sila para hindi sila masalanta ng tagtuyot o tagutom. So yung mga tanim nila, mga halaman, talagang dinidiligan nilang mabuti. Yung mga tanim nilang nyug, inaayos nila para hindi sila magutom. Kung maririnig nyo naman daw ang huni o tunog ng ibong bahaw sa gabi o hating gabi, ito daw ay nagpapahiwatig ng isang kakilakilabot na ayaw pag-usapan ng mga taong mapanglawin o matatakutin. At ayon sa taga-ibang bayan, dahil may nakausap akong isang taga-Batangas, para sa kanila, kapag ang ibong bahaw ay dumapo sa isang mataas na puno, kadalasan kasi nasa mababa lang yung kung humuni, nagpapahiwatig daw na yung ibong bahaw sa itaas ng puno ay tumataghoy sa gabi o hating gabi ay may kasamang wasang o aswang. Kaya mga tao ay takot, panglaw at ayaw na ayaw makakarinig ng tunog ng ibong bahaw sa hating gabi. Yan, isa sa mga ayaw marinig ng tao. Pero yung mga ibang tao na hindi naman alam, napapanglaw pa rin dahil parang yung tunog ay papalapit daw ng papalapit sa kanila. Pero kung iisipin natin, ang ibong bahaw ay isang maliit lang
naibon, pero ang boses, napakalayo nang nararating at akala mo isang malaking ibon na tumataghoy at ikaw ay kikilabutan kung maririnig mo ito sa hating gabi. At kung hating gabi mo maririnig ang bahaw, ay mag-ingat ka na dahil ito ay may kasamang wasang delikado. At ayon naman sa kwento ng mga taga-Bicol, ang ibong bahaw daw, kung tawagin nila, ay sa pangalang Tuaw o Uwaw. Sa kanila, may paniwala sila na ang ibong bahaw o Tuaw o Uwaw ay huwag na huwag mong sasaktan o pakikialaman. Dahil sa kanilang paniniwala na kung makita mo ang ibon nasa isang puno at ito ay humuhuni at tinirador mo o kay binaril mo, umasa ka sa susunod na gabi dahil mga bahay nung araw ay nasa bukid, mga ganyan, ay lulusog daw ang isang katerbang ibong bahaw. Mag-iingay na mag-iingay at hindi ka patutulugin. At kung ano-anong klaseng taghoy ang tunog na ibibigay sa iyo para ikaw ay makonsensya o matakot o anuman sa ginawa mong pananakit o pagtodas sa ibong bahaw, Uwaw o Tuaw, kung tawagin ng ibang tao. Kaya yan, mag-ingat kayo. Ang ibon na bahaw ay hayaan nyo lang humuni, tumunog hanggang gusto niya. At swerte kayo kung makikita ninyo. Dahil ako mismo, hindi ko pa yan nakikita. Maliit daw na ibon, na itim. Sana'y makakita ako isang araw. Pero narinig ko ng tunog. Kaya marinig nyo sa video ang tunog ng ibong bahaw. Ang kwento daw ng ibong bahaw, ito daw ay isang bata. Batang sabihin nating 4 or 5 years old, ayon sa alamat ng mga ibang tao. Nakuha ko lang naman ang kwentong ito sa kanila. Nagkaroon daw ng mahabang tagutom sa isang lugar, isang baryo, isang linang o saan man yan. Nagkandamatay daw ang mga tao sa lugar na yon. At may natirang isang bata na 4 or 5 years old. Hindi ko alam kung batang babae ito o batang lalaki. Ayon lang naman ito sa kwento. Mga folklore. Ang batang ito ay gutom na. Naglakad ang naglakad. Hanggang sa napapunta sa gubatan. Hindi na alam nung bata kung saan siya pupunta. Dahil siya ay gutom na. Wala na rin sa sariling pag-iisip dahil bata nga. Umiiyak, uhaw, gutom. At humihingi lang daw siya ng bahaw. Kasi sa probinsya, yung bahaw na kanin, mahalaga. Kinakain sa hapunan kung nagugutom ng mga tao. Saka magsasayang, diba? So yung bata ay sa gutom, ang hinihingi nga daw ay bahaw. At sabi ng bata, bahaw, bahaw, bahaw. Habang lakad siya ng lakad sa gubatan. Hanggang sa yung bata ay naligaw na dahil wala nang pupuntahan. Matay na kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang. Mga tao doon sa baryo, wipe out sa gutom. So yung bata, bahaw daw ng bahaw. Hanggang sa yung bata ay namatay na din. At isang araw, ay may lumitaw na ibon na kulay itim at maliit. At ang maliit na ibon na ito, ay tumataghoy ng bahaw.
Mahaw! Mahaw! So dahil bata nga, matinis yung boses. Humihingi siya ng bahaw na kanin. Yun daw, ayon sa alamat ha, sa kwento. Kaya naglumitaw na ang ibong bahaw. Kaya ito, ibon na ito, ay maririnig nyo lang sa panahon ng tag-init. Mag-uumpisa ito ng March, April, May. Yan. Marso, Abril, Mayo. Sa tatlong buwan na yan, marinig nyo ang bahaw. Kung sa inyong lugar, maraming puno, maraming, medyo may maliliit pang gubatan, marinig yan sa madaling araw, sa umaga, sa tanghali, sa hapon o paglubog ng araw, at sa hating gabi. Yan ang pinakamagandang tunog ng bahaw. Kung gabi, dahil may escort pa raw siyang wasang. So narinig kong tumunog ang bahaw madaling araw. Narinig ko na rin siyang tumunog ng tanghali. At narinig ko na rin tumaghoy at tumunog ang bahaw ng hapon, yung kumakagat ng dilim. Pero hindi pa ako nakarinig ng bahaw na tumaghoy sa hating gabi. Sana swertihin din ako na isang gabi ay makarinig ako ng tunog at taghoy ng ibong bahaw. So mga kasityo ko, sana nagustuhan nyo ang aking adventure stories tungkol sa hiwaga ng ibong bahaw. Kaya mga kasityo ko, kung sakaling makakarinig kayo ng tunog o taghoy ng ibong bahaw, dalawang bagay lang ang pwede nyong maramdaman. Masurprise kayo o matakot kayo sa mga hindi pa nakakarinig. Pero kung sakali man na marinig nyo ito sa ating gabi, ay mag-ingat-ingat kayo at baka ito ay may kasamang wasang. So mga sityo ko, hanggang sa susunod pang Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Mag-ingat sa bahaw at baka kayo ay dalawin na. Hanggang sa muli, susunod pang maraming kwento at kababalaghan. Bye-bye!